Welcome back sa Buhokgaming. So guys, for this episode, laruin ulit natin tong archeworld. So right now, marami tayong nare-receive na message dun sa Telegram group natin na nahihirapan daw sila sa quest about dun sa burnt castle camp. Kasi guys, dun sa burnt castle camp na yan, around level 30 to level 40 yung level na yan. Siguro kung lalaro nyo tong archeworld, mapupunta kayo sa level na yun. Right now, papakita ko sa inyo yung mga reason kung bakit yung ibang quest doon is hindi nyo ma-access. Pero anyway, huwag kayong mag-aalala, iisa-isayin natin yan. And baka nyo ka pa lang dito sa channel natin, pahit na lang muna ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. Anyway, ito nga palang Buhokgaming channel. Nag-upload tayo ng mga bagay-bagay na pwede natin pagkakitaan. And siguro, bago ka pa lang sa channel natin, and naninibago ka dito sa archeworld, magagawa ko ng playlist guys since meron na tayong mga previous video nito. Okay, mga beginners friendly naman. Anyway, itong episode din naman natin for today, beginners friendly, newbie friendly din naman. So, hindi na natin papatagalin. Check na kagad natin itong gameplay para sa archeworld. And siguro guys, no, bago tayo mag-jump in dito sa gameplay ni archeworld, by the way guys, no, under XL game, itong archeworld, and for the news and event, click nyo lang tong news para makita nyo yung mga latest event. For example, itong land NFT nila, nagkaroon sila ng successful launch noong October 13. And mag-follow din kayo guys sa mga social media page nila. For example, itong Twitter page nila, nung tinek natin right now guys, meron silang bagong post, okay? Premium BSLT Club. Okay guys, nandito na yung mga details niyan. Ibig sabihin, pag may mga bagong update, pag naka-follow ka na, updated ka na. Anyway guys, kailangan mo ng personal wallet mo dito sa archeworld. Make sure na mag-login ka kung gusto mo maglaro nitong game na to, okay? Itong link naman ng archeworld, ilalagay ko din sa description. So, without further ado, laruin na natin kagad itong archeworld. So, ayan. So, right now guys, no, we are at level 36 na. So, maganda-ganda na rin yung level natin dito kay archeworld. And right now guys, ito na yung burnt castle camp, which is mapupuntahan mo to. So right now guys, no, yung iba nagtatanong, may mga quest sila na hindi daw nila makita yung NPC, na hindi daw nila makita yung mga mobs or kalaban. Guys, ito kasing area na to. Okay, itong castle keep hill na to. Okay, actually PVP area na to. Pwede kayong patayin ng ibang enemy dito, which is right now, okay, yung mga quest na makikita natin dito kasi meron silang night differential. Okay, so right now guys, no, for example, naglaro ka or nag-quest ka, okay, ba't na yung kabayo natin nawawala? For example, nag-quest ka ng umaga, okay, may time na kailangan mong mag-wait ng gabi. Okay, kumbaga yung NPC na pupuntahan mo, hindi mo makikita pag umaga. Okay, so maghihintay ka ng NPC sa gabi. Okay, which is, wala pong fast forward to kasi real time yung archeworld na yung oras niya. For example, lahat kayo umaga, and then lahat kayo gabi. Okay, walang fast forward. Unlike sa ibang games na pwede kang matulog, no? And then pagising mo gabi na, or pagising mo umaga na. Uy, may underwear. Okay, pagising mo umaga na, no? So dito sa archeworld talaga, real time. Okay, so kung umaga mo kinuha yung quest, and then kailangan gabi mo kitain yung NPC, so maghihintay po talaga yun. Maghihintay kayo. So right now, meron akong mga quest na ganun. Okay, na kailangan kong puntahin yung mga mobs ng gabi. So, for that, since medyo matagal yung time duration niya and time transition niya, okay, magkukuha muna tayo ng mga quest dito na available. Which is yung mga straightforward quest lang naman, pwede na natin gawin yon. So, ibig sabihin guys, kung may quest kayo dito sa Burnt Castle Camp, okay, na kailangan nyo maghintay ng oras, ang pinaka-the best na gawin nyo is maghanap kayo ng mga alternate quest. Which is kung makikita nyo naman dito sa minimap natin, napakadaming available na quest pa. Okay, huwag nyong hintayin, okay? Kasi medyo matagal yung hihintayin nyo talaga pag hinintay nyo yung transition ng oras dito. Alright, so with this, right now, meron naman mga available quest na pwede nating i-navigate. May mga available quest naman na pwede nating i-check. Doon muna tayo magpo-focus. So, hintayin natin. For example, guys, no? Yung ibang quest, gabi naman. Okay, so since itong mga umaga na hindi kailangan ng transition ng araw, okay, ito muna yung uunahin natin. For example, dito, madami namang mga goblin. And guys, ha, personally, nakita ko kanina, meron na rin kasi ako mga tinapos, no, na mga day and night transition. Almost same lang naman yung binibigay na experience. Pero yun nga, no, kailangan mo talagang tapusin itong mga side quest na to kasi ito talaga yung mga main reason or main purpose para magpa-level up ka. Okay, mas mabilis kasing mag-level up, guys,
kung kukunin mo tong mga minkus. And syempre, no, kailangan mo tong mga labor points naman. Okay, malaki kasi yung bigayan sa mga labor points, which is yung labor points naman, kung nakikita mo sa lower left natin, yung mga level labor points naman na yan, ayan kasi yung ginagamit natin para mag-uprice ng mga item. Makita natin yung mga item natin, and which is, kailangan natin yung ibang item doon para naman mag-upgrade ng armor natin, okay? Para mapataas natin yung mga tier ng armor natin. Kasi ang mga labor points na yan, guys, hindi mo makukuha sa mga NPC or mobs yan, okay? Sa mga kalaban, wala po kayong malulot yan. Ang magbibigay lang yan is doing quest lang, okay? So, nag-quest ka, guys, ng, dito sa labor point na to, okay? Sa mga NPC na to, dun mo makukuha yung mga item na yan, okay? So, right now, guys, nagpapa-level up tayo, okay? Kinukuha natin isa-isa yung mga points dito sa mobs na binigay sa atin sa course. Ayun guys, again, uulitin ko, if nahihirapan kayo magpa-level, if nahihirapan kayo kumuha ng mga quest, okay, make sure na yung kakalabanin nyo lang is yung mga kaya nyo. Okay, yung mga kaya nyo lang, huwag kayong makikipaglaban sa hindi nyo kaya. Kasi mahirap talaga, okay? Mahirap talaga kunin yung mga ganong quest. Ito, anyway naman, meron naman ditong mga kalaban na kaya natin, mobs na kaya natin. For example, this one, okay? Kayang-kaya naman natin yan. Okay, dyan tayo magpo-focus. Anyway, kung gusto nyo talaga makakuha ng mas madaming kalaban, kung gusto nyo makakuha ng mas madaming mobs, okay, make sure na meron na kayong kabayo. Yan, tulad ng ginagamit natin, meron tayong kabayo right now. Okay, kasi itong kabayo na to, ito rin yung gagamitin natin para maglakbay-lakbay, para makapunta sa mga ibang lugar. So, anyway, kasi pag wala kayo nito, and then ginamit nyo lang yung skill nyo na dash, nakikita nyo yung dash na yan, okay, ang magiging problema, pati yung stamina nyo, is mababawasan. So, ang recommendation ko lagi, pag magpapa-level up kayo, make sure na kunin nyo muna yung quest, which is kailangan nyo makuha yung kabayo, kailangan nyo makuha yung glider. Importante din yan, pati yung boat, kailangan nyo ding makuha yan, no? So again guys, yung iba dyan na nalilito, baka mamaya akala nyo nagbag na, wala yung mga NPC, wala yung mga mobs na hinahanap nyo. Dito sa area na to, again ha, meron silang day and night transition. Tingnan nyo yung ginagawa ko, umaakit ako gamit yung kabayo, which is kailangan ko gamitin yung hagdanan. Kasi guys, may mga ganyan dyan ha. Yan, gamitin natin tong hagdan. Magpapaputok tayo ng kanyon for this one. So, akit muna tayo. Medyo mabagal umakit dito sa hagdan na yan. So, parang talagang gagamitin mo yung physics mismo nung mismong game na to. And for example guys, sa mga newbie dyan, okay na, bago pa lang kayo sa archeworld, guys, itong play to earn na to, available pa lang sa PC. Paputukin lang natin tong kanyon. Yan, so kasama kasi to sa mga quest natin, which is hindi kailangan ng mga day and night transition. Again guys, going back, yung games na to for magiging available to sa cellphone, pero right now at this very moment, kung gusto niyo laruin to, okay, sa PC lang po muna. Hindi pa pwede sa mga mobile device itong games na to. Okay lang naman kung meron kayong PC, pero kung nasa mobile device pa kayo, right now wala pa kayong available na PC, siguro hintayin nyo muna yung mobile device version. Pero kung meron naman kayong PC, ang kagandahan naman, hindi naman ganun kataas yung mga requirement, no, pagdating dun sa mismong game. So pwede nyo laruin to kahit na hindi maganda yung specs ng PC nyo, okay? Pero kung maganda yung specs ng PC nyo, mas okay. Pero kahit yung lumang version ng PC yung nilalaro ko to, hindi naman ako nakakita ng mga lag, hindi naman ako nakakita ng mga glitch. Okay, so ibig sabihin, kahit minimum requirement ng PC, kaya nitong archeworld, which is para sa akin, mas okay yan, diba? Kumbaga, pwede mong laruin kahit na luma yung PC mo. Pero yun nga, kung wala talagang PC, walang laptop, mobile device yung gamit, we just need to wait, okay, for further announcement kung kailan lalabas yung mga mobile device version para naman dito kay archeworld. So, right now, hindi pa rin tayo maghihintay maggabi. Kasi, ang dami kong pending quest mamayang gabi. So, hinihintay ko lang siya maging gabi. Pero yun nga, huwag nyo hintayin yun. Okay, magtuloy-tuloy kayo mag-grind using different quests. Tuloy-tuloy nyo lang yan. For example, ito, meron naman tayong mga available na quests, which is magkakaroon pa rin tayo ng level, magkakaroon pa rin tayo ng mga labor points, and then syempre, may mga secret item na makukuha lang natin yan by doing quest. So, ito, palevelin lang natin.
Again guys, ha, pag medyo nahihirapan kayo dun sa quest, baka mamaya kasi since open world to, masyado yung pinush yung mapa kagad, medyo maghinay-hinay lang muna kayo. Double check na rin yung kalaban nyo. Ako kasi at least 5 to 6 gap no, yung ginagawa ko. So nakikita nyo, I'm at level 36 and then yung mga pinapatay natin mobs is at level 30. Pero yung leveling up niya, okay, nitong ginagawa ko sa system ko, para sa akin hindi naman matagal, hindi naman ako nahihirapan, nag-i-enjoy ako while doing this quest. So siguro, kayo din, pwede nyo rin gawin yan. Okay, pwede rin yung gamitin yung ganitong technique or style strategy para at least no, magkaroon kayo ng, hindi kayo mahirapan, hindi kayo maging stress while doing this game. So right now, ini-enjoy ko yung game, nag-i-enjoy ako, and okay, on top of that, okay, yung laro na to is play and earn. Yes, pwede kayong kumita while playing. So ayan, so sorry natin yung mga quest natin. Nasaan na ba ako? Ito pala, di kagad natin nakita. So again guys, no, hindi naman lahat ng mga quest dito kailangan or required kang makipaglaban. No? So yung iba dyan, mga fetching quest lang, may papa-activate lang sa inyo. Tulad kanina, nagpaputok lang tayo nung canyon. No, okay na. So hindi lahat okay kailangan or required ka makipaglaban lang kasi baka yung iba sa inyo nahihirapan no in terms of leveling up, in terms of kung saan kayo magpapa-level. Ang lagi ko lang sinasabi guys, paglalaro ninyo yung archeworld, mag-focus kayo sa quest kahit yung main quest or yung side quest niya. Okay, so for the main quest, ang ginagawa ko lang naman diskarte pag masyado nang malayo yung main quest. Tulad dito nakikita nyo, yung kulay green sa bandang right natin, yan yung main quest natin, yung navigator na yan. So, 1,600 meters away tayo dyan. So, bago ko puntahan yan, tatapusin ko muna tong mga side quest na nandito sa paligid natin. Okay, so uubusin ko muna lahat bago ako pumunta doon sa main quest. Okay, since malayo naman yung pupuntahan natin doon, okay, ito na lang muna, yung malapit lang sa atin para at least, di ba, hindi tayo mahirapan. And again, ha, kumbaga meron time kasi napansin ko lang, I'm not sure na pag tumaas na yung level mo, yung mga low level na quest nawawala na no. Kung hindi mo kinuha, nawawala na sila. Same thing naman, okay, may mga area na pag hindi pa mataas yung level mo, yung mga quest naman na yon hindi pa mag-a-appear. Okay, so para sa akin, sa namo-monitor ko, not yet sure kung documented to, okay, lumalabas yung mga quest depende sa level up mo or sa level mo. Okay, so kanina kasi parang nasa level 30 pa lang ako, dumaan naman ako sa area na to. Wala tong mga quest na to. And then, nung nag-level 35 something ako, bigla na lang silang naglabasan sa minimap ko. Okay, so yun yung napansin ko dito sa archeworld, no? So, ibig sabihin, baka may mga na-miss out na akong quest nung low level ako and then nung binalikan ko, wala na sila, hindi mo na sila pwedeng inabigate. And again, siguro it will not make sense na since mataas naman yung level mo. And then for that one, siguro, okay, mababa na yung level na ibibigay sa inyo. So right now guys, pakita ko naman sa inyo yung about sa mga skill set, kung paano kayo maglagay ng mga skill for this one. Wait lang natin. So guys, ito atong skill note. Importante itong skill note na to kasi ito yung mga skill na required, okay, para makapag-proceed ka sa mga ibang skill mo. And make sure guys ha, na pag kinuha mo tong skill na to, yung kukunin mo is yung para sa class mo. For example, ako ranger tsaka slayer, something like that. So yung archery ko, ito, itong archery dead eye, yan yung gusto kong lagyan. Okay, so kailangan yan yung piliin ko kasi ayan yung nasa class ko. So ibig sabihin, baka mamaya pumili kayo ng ibang class, okay, and then ibang skill yung pinindot nyo, kumbaga pinindot-pindot nyo lang, mahihirapan kayo, magkakaroon kayo ng problema. Again, to navigate that, pag meron ka ng note na yan, nasa inventory mo lang yan or nasa bag mo, click mo lang yung bag mo, and then itong skill note, okay, right click mo lang yan. Okay, right click mo lang yan, and then piliin mo yung gusto mong skill, yung priority skill mo. Again guys ha, once na pumili ka ng ibang skill na hindi mo class, mawawala na yan. For example, itong archery dead eye ha, ito yung pipiliin ko, ito yung target ko, ito yung gusto kong magkaroon kasi maganda yung magiging tulong nito sa combo ko. So hanapin ko siya dito under archery. So yan, nakita na natin, yan, inopen na natin, and yan, may skill note na ako. Okay, pag may skill note ka na, pwede mo nang i-activate yan dito sa skill tree mo. Okay, yan, no, pwede na. Kasi ayun yung requirement ko, yung skill note. Pwede ko nang i-confirm yan. Yan. So, pag na-confirm mo na yan, i-right click mo ulit yan para naman ma-activate mo na. Kasi hindi pa activated yan. Yan, no, confirm mo na.
kailangan mo pang gastusan ng skill point yan. Yan, so lagay natin. Ay, hindi ko malagay. Wait lang, medyo mataas pala yung ano. Itong skill box natin. Muna na. Yan. So lagay na natin. Tama, dito na lang. So yan, magagamit ko na tong box na yan. Again guys, yung mga second tier na skills, kailangan natin ng skill note para ma-activate natin. So kung wala kayong skill note, hindi nyo ma-activate yung mga skill tree na yan. Okay, so right now we are level 36 and then ito yung camp. Okay, yung burnt camp na maraming na hihirapan tong burnt castle camp kasi nga yung transition ng day and night po dito sa mga quest nila, active po talaga yan. Okay, so make sure, okay, na basahin nyo yung quest nyo kung panggabi ba yan or pang umaga. Guys, itong ino-open ko na box na yan, kailangan ko ng susi dyan. Okay, kailangan ko mag-pick packet. Ito yung isang sample dyan, ha. Kailangan kong mag-pick packet para mabuksan ko itong item na to. And then with that, kailangan kong i-pick packet yung bantay dito sa baba nitong tent na to. Okay? Pero, since umaga pa, hindi ko siya mapipick packet. Okay, so ibig sabihin, maghihintay ako ng gabi para mapick packet ko yung guard na nagbabantay sa labas. Okay, ito yung isang example ng transition. Baka kasi yung iba nalilito. Okay, kung paano ba i-activate yan? Ano ba yung gagawin para dito sa item na to? Okay, pakita ko lang yung guard. Yan. Siya yung ipipick packet mo. Yan, ipipick packet mo to. Pero nakikita nyo, umaga pa kasi. Okay, ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng ipick packet. Try natin ipick packet. Pakita ko lang sa inyo. Lapit ko lang. Yan, okay. Ito, lumikod pa ako, ha. O, yan. Wala. Okay, watch it. Ganyan lang. Pero pag gabi na, okay, pwede na nating ma-pickpocket yan. Makukuha ko na yung susi. Mabubuksan ko na yung box for this one. Okay? So, ayun guys. No, siguro sa next video natin, papatasin pa natin yung level natin. Siguro, laruin na naman natin yung level 40. Ano ba yung experience, no, pag nasa na around 40% ka na yung mismong game. And then siguro from level 40, mag-live tayo nung naka-level 50 na para makapati na naman ng ano ko. Para naka 50% naman tayo. Anyway, right now guys, yung archeworld, same thing, ilalagay ko pa rin to sa Wikibit, yung documentation yan. Alam niyo naman, dito sa Wikibit, analyzer tayo dyan. So yung mga bagong news about crypto, play to earn NFT, okay, pinopost natin yan dito sa Wikibit. Anyway, si archeworld, documentation niya, lalagay ko rin din. Alright? And right now guys, mamimigay din tayo ng 200 pesos worth of Gcash para kay archeworld. So, paano ka ba makasali dyan guys? Meron tayong link. Okay, sa comment section, ipipin ko yan. Facebook page natin yan, nandun na po yung mechanics. Sumali kayo, marami na po kaming nabigyan. Madami na pong nanalo at tuloy-tuloy lang po yung bigayan dito sa Buhok. So, wala pa hinihintay nyo. Sali na kayo. Again guys, tayo mga documentation, previous video dito sa archeworld, gagawa tayo ng playlist para hindi kayo malito. Okay, again, magkakaroon pa tayo ng mga continuous post, continuous article para dito sa archeworld. Anyway, always remember, Buhok Gaming, love you. See you again in my next video. Salamat! Mwah!